Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva kong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magbiwang tayo sa ating devosyon, turihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang kapistahan ni na San Timoteo at San Tito, mga obispo. Upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo po ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na pinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina,
Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, pinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo po ang lahat. Kristo ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero
sa gitna ng mga asong gubat, huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning! Mga kapatid, Biyernes sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon, ito po ang huling Biyernes na ng buwan ng Enero. Biyernes, araw ng ating debosyon sa Poong Jesus Nazareno, kaya bigyan natin siya ng palakpak ng papuri at pasasalamat sa umagang ito. Mas malakas sa palakpak para sa Panginoon sa lahat ng biyaya sa buwan na ito. Napakabilis po ng panahon, mga kapatid. Sabihin nga natin sa katabi natin, tapos na. Sabihin niyo po sa katabi niyo, tapos na. Ang aling kaya, Father, no? Ang buwan ho ay patapos na. Sana ganun din ang iyong mga problema. Amen. The Lord, sana ito na rin ang ending ng pagkakasakit ko. Ito na rin ang ending ng mga bayarin ko. Amen. Parang mas malakas yung amen na yun, ha? Tapos na. Napakabilis ng panahon, mga kapatid. Parang kakapasko lang. Kakabagong taon lang. Parang kakapiesta lang. At ilang araw na lang, Kwaresma na. Alam niyo ba yon? February 14, hindi ka lang kukrusan, pupusuan ka rin. Kwaresma na. Kaya hindi tayo dapat babagal-bagal. Hindi tayo dapat tatamad-tamad. Mabilis ang araw. Habang bata ka pa, habang malakas ka pa, habang meron ka pa, habang pwede ka pa, at habang kaya mo pa, gawin natin kung anumang mabuti at tama ang magagawa pa natin sa mundong ito. Mabilis ang araw. Kahapon ho, sa ating ika-42 iThursday feeding program ng Quiapo, alam nyo, nabawasan pa rin sila. Nung Biyernes, umabot na tayo ng 500. Nung nakaraang Webes, 212 lang yata. Kahapon, medyo dumami, pero konti pa rin, 261. Sabi ko, bakit pang onti nyo pa rin? Sabi nila, Father, madalas pa rin ang hulihan, gabi at madaling araw. Pero ang nakakatuwa at ang nakakahanga, alam niyo po, nabawasan yung mga ating pinapakain, pero ang mga volunteers natin, ang responders, ang labora, ang foundation, ang QC ma'am, ang mga ihos at balangay, ang mga ministries, hindi sila nabawasan. Tuloy-tuloy pa rin sila sa pagtulong sa ating pagpapakain.
Sa dami po ng ating mga napapakain at natutulungan, hindi namin kakayanin kung wala tayong volunteers, kung wala kaming katulong. At tamang-tama po yan sa kapistahan ng dalawang santo, obispo, na ipinagdiriwang natin ngayon. Sina Timoteo at Tito ay mga alagad, mga kasamahan ni Pablo, San Pablo, sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa pagmimisyon. Sa dami ba naman ng pupuntahan ni Pablo, hindi niya kayang mag-isa. At sa unang pagbasa, narinig po natin ang labis-labis na pasasalamat ni Pablo sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng mga kataong katulad ni Timoteo at Tito. Kasama niyang nagtuturo ng mabuting balita sa salita at sa gawa. Sa kabila ng maraming pagsubok, maraming pangungutya, maraming panguhusga, maraming pananakit, hindi siya iniwan ng dalawa. Kasama sila ni Pablo na matapang na nagtuturo ng mabuting balita sa harap man ng pagpapakasakit at paghihirap. Huwag nating kalilimutan ang maraming taong ibinigay ng Diyos sa buhay natin upang makasama natin. Noong pong Miyerkules, nagkasal ako sa San Pedro Calungsod Parish sa may Antipolo. Nung papunta, hinatid ako. Nung pabalik, nag-LRT ako mula Antipolo. Isang sakay lang naman eh. No? Dalawa pala. Jeep, tapos LRT, tapos 30 minutes Antipolo to Recto. Alam niyo po, naalala ko tuwing magkakasal, naririnig natin yung salitang sa hirap at ginhawa, sa dusa at saya, sa kalakasan at kahinaan, till death do us part. Hindi lang yan para sa mag-asawa. Maraming tao sa buhay mo ang pinatunayan yan. Huwag mo silang kalilimutan. At katulad ng sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo, maraming bagay siyang tinuturo na hindi kayang maunawaan, hindi kayang matanggap madali ng maraming tao. Kaya nga, meron siyang 12 alagad. Kaya si Pablo ay may 2 taong nakasama para mas maraming tao ang kanilang maturuan at maraming lugar ang kanilang matulungan. Sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, muli nating alalahanin, ipagdasal ang mga taong ibinigay ng Diyos para sa iyo. Hindi para mapakinabangan mo lang at hindi para gamitin mo lang, kundi para maging tapat at mabuti nating gabay at alalay sa buhay. At sana, katunad ni na Timoteo at Tito, huwag mong ipagdamot ang anumang mabuting bagay, ang anumang tamang bagay na maiaambag mo sa ikagiginhawa at ikabubuti ng buhay ng iba. Ipinagpapasalamat ka ng Diyos at maniwala ka, minsan, isang araw, may natulungan ka, may napaligaya ka, at may naayos kang buhay ng iba. Continue to be blessed and continue to become a blessing. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng ating kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating biktima ng iba't ibang karahasan, digmaan, kalamidad. Ipanalangin natin ang mga katutubo at ang mga bilanggo, ang mga may sakit sa ating pamilya at pamayanan, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga kapatid nating walang sapat na makain at mabuting tirahan araw-araw, at ang lahat ng mga taong tumutulong sa atin at naging bahagi ng pag-unlad at pagginhawa ng buhay natin. Ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa malalayong lugar, sa ibang bansa, para sa kanilang pamilya. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming maawain, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Ng trigo, sumpang
mahusay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaan, saan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Timoteo at San Tito, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Oh,
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa rin bagong biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Buhay ko'y iyan.
alay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan ko ninyo itong kahilingan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na ikadalawa ng hapon para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Menor Basilica
ni Jesus Nazareno bilang menor basilika at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng mga may lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maari ninyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming sina San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, muli ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat din hindi lang sa inyong pagsisimba, kundi sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa ating mga programa at gawain. Salamat po sa mga nagbigay ng pinansyal na tulong at sa mga material na tulong tulad ng bigas, dilata noodles, kape, malinis na tubig at sabon. Yan po ay ating ibinibigay hindi lang kapag may kalamidad, kundi sa bawat pagkakataon na tinatawag ang ating kabutihan. Maraming salamat kahit hindi kayo nakakasama, bahagi po kayo ng pagtulong ng simbahang ito. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, tinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.